Magandang araw mga pasabog ngayong araw about sa volleyball dito sa Pilipinas ay ating iisa-isahin dahil sa isang video ay kompletos ricados na. Ngayon ngayong September 23, 2024, Alyssa Valdez nominado na naman bilang Most Influential Women 2024. Official gumabaw, ibinurgar ang limang players na mga mahihirap i-block at talaga namang pawang magagaling. Ibang players o katimates niya sa cream line na banggit sino-sino ito ating alamin. Finding Jella, nahanap na. Anong lugar kaya at saang bansa? Ibigin natin ang game result at game schedule na magiging laban ngayong araw ng Monolith Sky Risers and New Lady Bulldogs Philippines. Isa sa pinakamalakas na club team sa Vietnam, makakaharap nila, kayanin kaya. Coach Meneses, ina-apply na ang pagiging champion coach sa NU. Laban ng NU sa Vietnam at Japan, pinaghandaan ni Coach Rowin ating pag-usapan. At Japan Division 1 defending champion na NEC, tinalo ang malakas na club team in 3 straight sets na Vietnam. Semifinals game results sa V-League 2024, ating alamin. Katulintino, pinalitan si Maddy Madayag bilang team captain ng Chocomocho Flying Titans. CMFT, posibleng lumakas ngayong paparating na conference sa PBL. Erica Stonton, agad-agad nag-training pagdating niya sa Finland. Coach Fabio Menta, ginulat at talaga namang nagulat sa lakas ni Erica. At another valuable update sa ating bansa, lahat po natin pag-uusapan kayo before that. Ay nakikiusap po ako, please, huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong gawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Kaya guys, karamihan sa aking manood na hindi pa nagsasubscribe, pa-subscribe naman, thank you very much. Unahin na nga natin ang latest interview kay Michelle Gumabaw. MG, pinangalanan ang top 5 players kung saan ay nahirapan siyang i-block ito. At para sa kanya, masasabing matalino at malakas ang palo ng mga player na ito. At karamihan nga sa kanyang nabanggit ay mga katimates niya ngayon sa cream line. Dalawang player nga sa napili niya ay si Gemma Galanza at Bernadette Pons. At kahit daw hindi katangkaran ay napakatalinong lumaro at maaasahan talaga sa pagbibigay ng punto sa kanyang kupunan. Nasambit niya rin ang pangalan nito ngang si Ses Molina ng Signal SG Spikers. Napakatalino daw nito at madiskarte bilang veterans player at magaling maglaro ng bola. Nasambit rin itong si Michelle Gumabaw, si Na Vargas at itong si Phil Cayetano. Napakalakas daw pumalo ni Rosemary at itong si Phil Cayetano ay talagang magaling magpa-check ball at ang bilis daw ng bola. Nasambitan rin itong si Michelle Gumabaw ang kanyang best friend na si Pinom Alyssa Valdez, especially noong rivals nila ng UAAP pa, na napakataas daw ng talon ni Alyssa Valdez at ang galing maglaro ng bola at deserve naman ang top 5 na napili ni Michelle. Samantalang sa pa-caption nito nga si Gemma Galanza ay talagang namunyag na nga kung nasaan nga ang Jella. Ito nga ay nasa Japan talaga at deserve nilang magbakasyon para magpahinga naman dahil malapit na naman ang PBL sa November. Kaya ngayon pa lang ay sinusulit na nilang dalawa. May ibang fans din na nahalata na parang daw may engagement na magaganap sa dalawa sa Japan. Kaya syempre, kung totoo man ito ay talaga namang congratulations at i-private man nila sa hindi ay talagang decision nila yon. At supporta na lang natin especially ng mga fans dyan ng Jella. Kaya ingat-ingat na lamang po dyan sa Japan, Jella, Gemma Galanza and Ella De Jesus. Alyssa Valdez nominated din naman sa Most Influential Women's 2024. At syempre, antay na lang po natin ang maging result na ito. Alam naman nating lahat na napaka-popular at isa sa pinakamagaling na atleta bilang volleyball player ng ating bansa. Kaya deserve niyang manominate. Kaya good luck na lamang Pinom Alyssa Valdez. Samantalang Erica Stonton, pinabilib si Coach Fabio Menta sa lakas nito at galing sa depensa. Coach Fabio nag-post na nga na sa training na agad-agad ito ngang si Erica Stonton at nagpakikitang gilas agad sa kanyang kupunan. Kaya naman good luck na lamang sa iyo Erica sa new journey mo dyan sa Finland bilang import. Samantalang ibigay naman natin ang naging game result kahapon sa laban ng Monolith NU Philippines versus Saipa Club ng Iran. At ang magiging laban nila ngayong September 23, 2024 laban nga sa Vietnam. Nakakuha na nga ng unang panalo nga ang Monolith Sky Risers NU Lady Bulldogs Philippines laban nga sa Iran na Saipa
Club. And 4 sets sa mga scores na 1925, 1825, 2519 at 1825. At syempre kitang-kita natin na hindi na sila kulela. At dahil dito sa mutsaring reaction na naman at mga positive comments ang natanggap sa bagong head coach nila na si Coach Sherwin Meneses. At napaka-chill lang daw na mag-coach kaya walang pressure sa mga players. Magaling din daw magbalasa ng players at on point sa mga crucial point challenge man yan o time out. Kaya naman palagi nagsa-champion ang Creamline dahil sa galing daw nitong si Coach Sherwin. Sa kabila ng lahat ay marami pa rin nagsasabing na sa players ito at hindi sa coach. Well, tama naman. Ngunit malaki rin ang maitutulong ng head coach at ng coaching staff para maipanalo ang laro. At alam naman natin na hindi basta-basta ang nakaharap ng NU dahil karamihan dito ay national team player ng Iran. At talagang champion team ito sa bansang Iran o napakalakas na club team doon. Kaya syempre, kailangan din natin i-congratulate ang NU Lady Bulldogs. Samantala ngayong araw din, makakaharap nila ang isa pa sa malakas na club team sa Vietnam. At hindi ito basta-basta dahil nandito si Tu Yin at ang iba pang national team player ng Vietnam. Kaya hindi madali ito sa NU. Makakaharap nga nila ang LP Bank Ninbin ng Vietnam 2 PM pa rin ngayong araw. Kaya mas pinaaga at marami ang mag-aabang. Kaya good luck. Well, talagang kailangan nilang maipanalo ang laro na ito para maging secured sila sa semifinals o sa quarterfinals. Ngunit hindi ito magiging madali sa kanila dahil malalakas at veterans player ang maglalaro nga dito sa Vietnam. At karamihan dito ay mga national team player ng Vietnam. Kaya hindi ito madali. Ngunit alam naman natin dahil sa galing ng champion head coach nila na si Coach Sherwin ay malaki ang matutulong nito. Especially sa adjustment ng play. At marami na rin experience internationally ang team NU. Kaya naman alam naman natin na may laban din sila dito sa Vietnam. Kaya guys, sa tingin ninyo, kayanin kaya nila ang Vietnam? I-comment nyo na yan. Samantalang sa naging laban naman ng Vietnam at nitong NEC ng Japan ay talaga namang na 3 straight sets lamang ang malakas na club team na Vietnam. Masasabi natin na talaga namang hindi pa rin pinaglaro dito ang mga import ng NEC na alam naman natin napakalalakas. At tiwala sila kahit walang import ay kaya nila ang club team na Vietnam. At kitang-kita nga talaga natin ang lakas ng NEC na mahirap din na makakatunggali ng NU. Kaya good luck. Samantalang ito naman ang result kahapon sa semifinals ng Volleyball League 2024 at nanalo nga ang 3 straight sets ang FEU laban sa UE at si Tin Obaldo ang naging player of the game. Second match naman ay nanalo ang UST and 3 straight sets kontra sa Blazers at ang player of the game nga dito ay si Jonah Perdido. At sa men's division naman ay nanalo nga ang DLSU laban sa UST and 3 straight sets at si Joshua ang player of the game. At sa last game naman, nanalo ang FEU laban nga sa NU and 3 straight sets. At ang player of the game nga dito ay si Drix Saavedra. Kaya guys, hanggang dyan lang muna po ang ating update. Maraming salamat.